sa inyo ng tulong. Yan ako po ay nanghihina ngayon, hindi makahinga. Dahil ako ay inaasma ngayon, ma'am. Ito, dito ako nakatira sa taas ng barko. Napakainit. Tulungan niyo po ako. Tignan niyo po yung kinalagyan ko sa dito po. Tignan niyo para maniwala po kayo. Yan o. Bigyan ko lang ng karton at saka mga bedsheet para hindi lang ako mainitan kasi doon sa kwarto ng barko namin mainit doon. Walang aircon. Kaya please lang po, tulungan niyo ako po para makapunta rin na naman ako sa ospital dahil ito, hindi na naman ako makahinga. Salamat po kung tulungan niyo ako dito, ma'am. Sobrang hirap po na dito. Po na shelter ako ngayon. Di dati akong fisherman tapos yung kapitan namin. Kuan na nanakit ng tao yung isang kasama namin patay. Kaya nagsumbong ako dito sa sa immigration. Bali alaw lang dito. Binigyan lang ako ng permit dito para magtrabaho. Para ituloy ko yung kaso ko para pakulong ko yung kapitan namin. Kada aja kita ni. Chocolate. Chocolate daw po. Sabi ng mga bata. Yun ang gusto ng mga bata. Yung mga anak ko. Hirap. Sobrang miss na ang pamilya. Magkatatlong taon na itong April. Kasi ano eh. 2019 ako umalis doon sa Pilipinas, ma'am eh. Tapos ganun pang nangyari sa barko ko. May namatay. Mayroong binubugbog ng kapitan. Ganun. Sinasaktan. Nung minsan naaalala ko, umiiyak ako dyan na nagtatrabaho ko. Sabi ko nga, buti na lang. Na-rescue ako ng mga ambulansya na nung tumawag ako ng 1955. Kung lang siguro, pag hindi nila ako nahanap ng mga 3 minuto o 2 minuto, patay ako doon sa loob ng ng accommodation nila. Kasi nga, kulong ako doon. Kapten memperhatikan kita kerja di bawah. Jadi pada saat mungkin si korban nggak genah kerjanya, kurang begitu bagus kerjanya, dilihat mandor dari atas, si mandor keluar, si mandor turun, langsung main hantam. Mungkin itu kurang begitu ingat saya apakah ada silat lidah atau enggak mereka saat itu. Dia langsung kena hantam di bagian telinga belakangnya ini. Sinabi na yung barko ng ma'am dawag, pero yung sabi nila noon, nung andun ako, nakaregister sa Vanuatu, yun ang sabi nila sa akin. Sinabi mo, pero hindi ko alam kung saan yung bansa yan, Vanuatu, kasi hindi ko pa nakita yung bansa na yan. Kaya din namin alam na yung may-ari pala ng barko eh, Taiwanese. 船的不是注册在经营者的国家，那用浮动领土的概念，这些船其实是属于外国的。
整个国际大家比较在意的就是它有一个引进的问题，这些权利船它的本身的船期国它本身的监管是比较松散的，它的渔业管理并没有整个完整的制度，所以台湾只能在从投资方的角度或者是我们目前相关的法规规定它要做相关的申报。第一种境内聘雇的，我们严禁海的境内聘雇的渔工，他的保障就是就业服务法跟劳动基准法。对，那第二种的话，境外聘雇的远洋渔船的渔工，他的保障基本上就是渔业署颁发那个境外聘雇的许可办法。那第三种权益船的，他就非常特殊，台湾目前对权益船的渔工，外籍渔工没有任何劳动法规的保障，所以今天如果有一艘权益船就在船上发生了例如说杀人案件，或者说在船上有人口贩运的状况，有强迫劳动的状况，符合我们台湾的人口贩运防治法的规定，在权益船上外籍渔工的只有在适用人口贩运防治法跟刑法，因为这个是属于我们讲国际上的重大犯罪。Hindi ko na alam kung ano ma'am, kasi nga inunti-unti kong ano ma'am. Ito po yung ano, pantulog yung anak ko. may partner siya ma'am na pantulog niya daw. Masarap yung ganyan. Ito. Sabi niya po. Kailangan kong tapusin muna itong problema ko dito man para pag-uwi ko sa Pilipinas wala nang problema.其实劳动部一直会把外籍渔工，特别是境外聘雇，就是某一部分的外籍渔工的所有事务，包含劳动事务，都交给渔业署来做。劳动部觉得跟他们没有关系。可是我们的诉求就是，劳动的事情就是应该要主责劳动的主管机关劳动部来管。要不要穿到这边来？针对渔工劳工权益，那其实我会讲说，民间团体我们讲做倡议运动的时候，在做不是只有针对渔工的，我觉得更重要一步是找到这个个案，找到这些问题的话，台湾的 NGO 就是大家有集合起来，我们有七八个团体集合成一个外籍渔工人权保障联盟，这个联盟就是我们讲说就大家就是集思广益，所以会开始针对台湾法律不够的地方尝试提出立法或修法游说或草案，这样子最后的目的是我如何让他能够安全的，那不受剥削的在跟我们台湾相关的渔船上面工作。我们去年帮一位菲律宾渔工申诉，今年靠岸再帮另外一位渔工申诉，现在我们的庇护中心只有两位大旺的渔工，
这是一张台湾人拥有挂万纳度国旗的前遗传。如果你真的要谈渔工的人权，你先把我们民间团体排除在外。这是谈个什么渔工人权？渔工人权改革。渔工人权改革。郑院出面负责。郑院出面负责。所以行政院现在已经是承诺会让劳动部来主责渔业人权行动计划里面所有跟渔工劳权有关的相关的部分吗？这个劳动部的部分呢、一定会进来这个行动计划的一个成员之一的。那未来农委会跟劳动部这边也会密切配合。当我想象如果我今天到了一艘外国的渔船上面工作，我希望可以得到最基本的这些劳动条件的保障。我们为什么不能够把相同的标准、相同的期盼落实在这些到台湾渔船上面工作的外籍渔工呢？Kaya gusto namin masampulan yung kapitan sa kabuso niyan para parang yung mga ibang kapitan huwag nilang tularan yung mga ganung parang ano ba yung salamin sa kanila para matakot naman yung mga ibang kapitan ng mga fishing. Kaya kung maaari sana ma'am kwan, hindi ako uwi sa Pilipinas kung hindi mabibigyan ng justisya yung mga ginawa nila sa amin.